Handa na ba you? Handa na me. Ano? Handa na me? Handa na me. BBM or Pac-Man? Pac. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Na face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega. Gusto mo ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas, sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. So, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience itong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa ratatak! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan! Happy Monday morning! It's April 8, 2024. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon, dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andolo. Ako naman si Michael Pahatin. Malumanay na umaga sa inyong lahat. Kung sino man po ang sa inyo ay naroroon sa dako paparoon, ay magpakita na. Yan. Ako malumanay lang ha. I'm feeling a little bit under the weather, but okay lang. Sige. Okay. Hindi mo whooping cough yan. Umabot na ba dyan, Ina? Ang whooping cough? Umabot na ba ang pertussis dyan? Pertussis? Oy, dito wala. Ano wala. Yung required vaccine yun dito? Nga. Dapat lang. Ewan ko dyan. Sasabi ng isang organisasyon, ang Pilipinas daw, ang pinakamarami sa mga bata ang hindi bakunado. Ay, ganun. Sinasabi. Oh, I see. I remember kasi kay Luna, isa yan sa mga kailangan. At kapag hindi nyo i-kumplituhin yung required vaccines dito, you cannot enroll in school. Yun. Kasi nga, mapapahamak ang ibang kabataan, ang ibang kasamahan nyo. Kaya magpabakuna na po tayo, ha? Yeah. It works po. Okay. Sige. Ito na ang ating Monday Suke. Kingdom of Jesus Christ Leader, Pastor Apollo kay Buloy. Susuko lang daw kung magagarantiya sa kanya na hindi manghihimasok, mangingialam ang Amerika sa mga kaso niya. Sa isang audio message na inalabas sa SMNI, sinabi ni Kibuloy na naniniwala siyang balak siyang ipa-deport sa Amerika, kung saan wanted din siya para sa ilang mga kaso. Kung hindi raw ito mabibigay sa kanya, yung hinihiling niyang garantiya, anya, barilin na lang daw siya, hindi raw siya magpapahuli ng buhay. Yako, parang narinig na natin yun ah. Oo nga. Mamaya may kuda ko tungkol dyan kasi may na-discovery ako eh. Mamaya, yaano natin sa huling part natin. Ito ay isang, ang tawag ito, trivia. Okay? Joint Maritime Exercise naman ng Pilipinas, Amerika, Australia, at Japan. Alam nyo ba yun? Napanood nyo ba? Yan o. Galing o. Parang ano ha? Ano pa to? Yung pelikulang ano ha? Tungkol sa karagatan. Show of unity raw sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng Department of National Defense, hindi layunin ng joint exercise ang magpalala ng tensyon sa riyon. Ang China naman hindi talaga nagpatalo. Nagsagawa rin ito ng sariling joint naval air patrol exercise sa South China Sea. Sino kaya ka-joint nila? Hindi, joint naval and air. Yun ba? Kasi ang mga comment naman, joint, sino kasama? Joint naval and air daw. Sila-sila pa rin. Sila rin lang na. Matapos lumabas ang balitang, may hinaras na naman itong mga Pilipinong mangingisda. Yan. Ano ba ito? Ay, naku po. Okay, yan po. At marami pang ibang pag-uusapan natin kasama ang ating Monday Suke, former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Diamas. Good morning, sir. Yeah. Magandang umaga, Ina, Michael, no?
Advance araw ng kagitingan. Happy araw ng kagitingan. Ayan. Bukas. Yeah. Bukas. Bukas, ha? Bukas na ba? Okay. Bukas. Balita ko. Wala. Balita lang naman. Balita ko. May magna-noise barrage bukas sa harap ng Chinese Embassy. Para ipakita yung kanilang galit dito sa patuloy na harassment. No? Oo nga eh. Ano ba unahin natin? Yung China o doon tayo kaya kay Baloy? Kung saan gusto niya. Mamaya na China para hindi tayo gano'ng mag-init. Oo, oh, kasi baka na mag-init mo naman kami dalawa ni Zek. Eh. Oh. Lumanay na nga ang start na. Parang narinig na natin yung linyang yung dati, no, sir. Yung hindi na magpapahuli ng buhay. At naglabas na naman ng isang audio message, eh, no? Ano, what are your thoughts about itong hinihiling niyang guarantee? Tama ka naman na ina, no, na ilang beses na natin narinig 'yan, no. Parang ang daming naglalabas ngayon ng statement na hindi sila papahuli ng buhay. Yeah, no? Parang takbo lang actually. Oh. Parang Michael Pahatin eh pag may pinahanting ng mga ako. Lana, padadating buhay 'yan, oh. Oo, oh. Pero di ko na sabihin kung sino mahanting. Pero ganyan yung statement ko, Michael. Di papahuli ng buhay. Di papahuli ng buhay. Actually, ang sa akin ng statement ko, Sek, ano eh, hindi aamin kahit nahuli na. Parang gano'n dati. Yung mga statement ng kalalakihan eh. O tapos, Sek, ano? Nilaglabas ng ganyan statement, si Dikong. Di ba? Hindi daw siya papahuli ng buhay sa ICC. Hindi papahuli ng buhay sa Senate, sa House, sa DOJ at sa FBI. Mas marami lang nga si Kibuloy. Sino yung mauna, no? Pero ang sabi nga ni Ambassador Babes Romualdez, hindi naman makikialam yung FBI dyan. May sarili silang proseso at wala pa namang request for extradition, no? Bagamat inaasahan na makakaroon niya ang request na yan. Ikalawa, sabi ni Ambassador Babes Romualdez, baka kinakailangan muna nating tapusin yung kaso rito, no? Bago mag-progress yung extradition. Yun ang sabi ni Ambassador Babes Romualdez, no? Kaya at this point, ha, parang wala namang pakialam yung FBI dito sa kaso niya sa DOJ, sa Senate at saka sa House. No? Pero ikalawa ay parang mahirap naman na nagseset ng kondisyon yung isang akusado, yung isang hinahanap ng ating kapulisan para mag-issue ng warrant of arrest. Parang hindi naman pwedeng mag-set ng kondisyon yung isang pugante, di ba? parang ang hirap naman nun, no? Tapos ibibigay mo yung kondisyon. E paano yung mga iba? Kanya na eh, magsaset na ng presidente. O bakit si Kibuloy pinayagan nyo? Ganitong kondisyon, no? Maalala mo, meron siyang 17 conditions para humarap sa Senate. Diba? Nakakatawa naman yung mga kondisyon, no? So, kahit pa iyak-iyak siya doon sa nabanggit na interview, diba? Yung bandang dulo na iyak-iyak na siya. Tigil na yung ganyang klaseng drama, diba? Tigil na yung ganyang klaseng drama, no? Kung ikaw ay sabi kasi niya, haharap siya sa korte, no? He should have his day in court. Eh, ito yung day in court niya. Oh, di ba? Ito yung day in court niya. So, umarap na siya. Pero, ikatlo, dapat ayusin ng kapulisan yung pagtugis at paghuli sa kanya. Kundi, mapapahiya sila. Kundi, mapapahiya yung gobyerno, di ba? Lalo na, kasama kanyang interview, sinisina naman niya yung presidente, no? Sinisina naman niya yung Amerika. Ang dami na naman niya sinisi, di ba? So, mapapahiya naman yung gobyerno, lalo na yung kapulisan, kung hindi siya mahuhuli. Dahil napaka-high profile nitong kasong ito, eh. Di ba? Halimbawa, yung NBI na pumunta doon sa kanyang lugar. Resort, doon sa kanyang bundok, no? Eh, ang sabi, ay pumunta lang sila doon sa bahay at sa opisina. Eh, ang laki-laki ng lugar, eh. Malaki-laki ng lugar. Kung talagang seryoso ka na hulihin, ipapalibutan mo yung lugar tapos dahan-dahan kang papasok. Napapanood dati sa serial, di ba? Haribugin. Huwag na lang po kung sa opisina at saka bahay. Siyempre, sigurado wala yun doon.
Ako, ka napakalit ng bahay ko. Pag pumunta sila sa bahay ko, pumunta lang ako sa CR. Tapos hindi sila pumunta sa CR. Wala na. Hindi talaga nila alam kung nasaan itong si Pastor Kiboli. Lalo na yung mga kapulisan dun sa Davao. Ayang, parang kami ni Michael yan. Paano kami magtatago? No? Eh, markadong-markado yung mukha namin, di ba? So, kilala na si Kiboloy, kilala ng lahat, no? Kahit anong costume ang suot nun, madaling makita yon, no? At syempre, yung mga kasama niya sa kanya sekta, eh, medyo alam ko nasaan siya, di ba? So, baka yung mga nahuli, yung sumuko, baka yon pwede maging state witness, di ba? Para sabihin kung nasaan talaga siya, no? Pero, bago kasi nag-issue ng warrant, nagsimula na i-casing yan eh. Oo. Isipin, alam mo kung alam mo yung mga puntahan niyan, alam mo yung mga bahay niyan, no? Hindi ka naman bigla ka na lang magpa-parachute tapos eh hahanapin mo siya. 'Di ba? Yung National Bureau of Investigation, yung ating Philippine National Police, yung ating intelligence agencies, may intelligence na yan kung nasaan siya. Mm-hmm. 'Di ba? Dapat bago pumunta ron, meron na silang knowledge kung saan siya pumupunta. No? Ayoko naman magbigay ng kritisismo sa ating kapulisan. Pero medyo ayus-ayusin naman. Di ba? Hindi, mapapahiya yung kanilang boss. Mapapahiya yung kanilang presidente. Ako kasi kung titignan ko, di ba nakadalawa, tatlo na ata siyang mga video, mga voice clips, no? Yung kauna-unahan niyang voice clips, yung talagang pinakinggan ko ng masinsinan, eh binanggit niya na handa siya. Diba, ang una kasing voice clip niya, Sec, dahil pinapatawag siya sa Senado eh. Ang sinasabi niya, moro-moro ito. Parang ganon. Media publicity lang ito. Parang ganon-ganon. Ang sabi niya, kung sa korte, haharap siya. Pinaghahandaan na nga niya yung extradition, sabi niya. Pinaghahandaan na niya yung kung ano may isasampas sa kanya. Kapag korte o pag batas na, haharap siya. Hindi sa isang venue of public opinion like sa sinasabi, sinasabi sa Senado, parang ganun. Yun ang unang kung pagtitiwalaan ko yung binanggit po niya, Sec, yan po yung mga binanggit niya. Bakit po nagbago? Pangalawa, ang gusto kong tukuyin lang, Sec, yung sa tanong ni Ina kanina, meron ka bang naalala o meron bang legal na batayan para magbigay ng kondisyones yan, ang isang akusado para humarap o para sumuko, parang ganyan. Di ba? Kasi ang naalala ko lang mga ganyan, isip ako kanina pa eh, pag hostage taking lang, di ba? Kasi dun usong-usong sa Pilipinas yun eh. Pag may hinostage ka, o itong conditions ko, para sumuko ko, para pakawalan ko sila, parang ganyan. Pero ito po ay pagdinig lang sa korte, no? Kaya siya ay pinapatawag ng korte at sa hindi niya pagdala sa korte, ay saka siya binigyan ng warrant of arrest. Ano po bang tingin mo, Sec? Ito po ba ay merong batayan? Kung ikaw ang abogado, kunyari ni Pastor Kiboloy, malalampasan mo ba ito? O may iwasan mo ba itong korte at extradition kung sakasakaling ibigay o ilabas? Hindi mo iwasan yan. No? Pero yun nga, itong mga condition na ito, pwede yan. No? Pwede yan. Halimbawa, pag ako yung na-hunting, dalawa lang ang condition ko. No, dalawa lang, no? Single malt at saka sisig. Susuko na ako, no? Susuko na ako. Padala na ako ng single malt at saka sisig. Pero, di ba, yung masisira yung rule of law, eh. Di ba? Parang pagtatawanan ka, eh. Kung bibigay ka sa mga ganyang kondisyones. So, hindi lang itong kaso ni Kiboloy nakataya dito, eh. Nakataya dito yung credibility ng ating judicial, no, at saka police institutions, diba? Bibigay sila sa ganyan, no? Ayun, iba ko sa pila, limawa sa hostage. Meron pa niyan hostage negotiation, no? Yung negotiation niya, ng pagkain, o bibigay mo ng pagkain, ganyan ka. Para na hindi ma-hurt yung mga hostages, no? Pero bottom line, hindi mo papayagang makatakas. Diba? Ganun pa rin. Hindi mo papayagang makatakas. So, may mga ganyang mga rules. Rules of engagement. No? Pag merong ibang buhay ang nakataya o nangangalit, parang gano'n. Pero, bago magkaroon ng rules of engagement, kailangan magkaroon muna ng engagement. Eh, hindi nga siya mahanap eh. Diba? Hindi siya mahanap eh. Diba, condition niya kay Senator Risa Ontiveros, sabi niya, magkita tayo sa korte! Yan, sabi nga eh, yun nga eh. O, ito nga, dadali nga siya sa korte. Ayaw naman niya. Diba? Pero, ang issue ko, dapat mas pagpursigihan ng kapulisan, ng NBI, no, ng gobyerno, paano talaga siya mahuhuli? Dahil, siyempre, with all the powers of government,
No? Mm-hmm. Ang dami mong pwedeng gawin. Yung DICT, pwedeng i-triangulate. Yung mga cellphone, yung mga numbers. Paano kahit kung paano magko-communicate yan sa outside world eh. Mm-hmm. Diba? Moderno na ang kwan ngayon eh. Ang technology eh. Diba? Mm-hmm. May mga drones ka. Diba? Pwede mong subaybayan. Upload niya. Talang ng gamot. Saka pagkain. Diba? Mm-hmm. So, maraming paraan para hindi na to yung panahon namin ni Michael, yung panahon ni Fernando Po Jr. Na, yan, pagkulang sa loop, kalusin. No? Hindi yan, na yan. Oh. No? Marami na ngayon mga teknolohiya para gamitin. Pero, ang pangalawang, gusto ko tukoy yung second naman. Di ba, huwag natin lahatin yung mga membro. Kasi pero, kung hindi natin lahatin ang mga membro, eh syempre, magsisimula ka sa leader nito. Siya po yung pinaka-pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabi. Pero yung mga ibang co-accused niya, mga ibang co-accusado, ay it's either nahuli yung ilan, at sumuko naman yung ilan, no? Pero nag-bail. Ang sabihin, how does this affect naman po yung samahan po nila, no? As a congregation, na itong leader mo ay ayaw, pero itong mga co-accused, no? Na mga membro din ng Kingdom of Jesus Christ, ay either nahuli o sumuko voluntarily at nag-post ng bail. Sec. Anong tingin mo dito? Posibleng magsimula at magkaroon na ng mga cracks. Di ba? Dati kasi, napaka all-powerful ng iyong bossing eh. No? Napaka all-powerful ng adopted son of God eh. Di ba? So, ngayon nakita nila, hindi naman pala ganun ka-powerful. Ikalawa, nakita nila, hindi naman pala ganun ka-adapted. Dahil kung adapted son of God yan, marami siyang appointed son of God. Hindi naman siya napulot sa appointed daw. Sorry. Sarap lang naman self-appointed eh. Parang sinasabi niya. Patawa talaga ako niya sa appointed eh. No? kaya mas gusto ko yun. Yung adapted, inampon. inampon. Oh, parang hirap i-appoint din eh. May board of directors pa. May kinalaman ba dito na yung kapanahon po ni Pangulong Duterte, na alam naman po natin na sobra siyang malapit kasi dating Pangulong Duterte na rin ang ginawang administrador ng kanyang mga ari-arian. May kinalaman din po ba ito sa actuations niya ngayon, dahil nung panahon po ni Pangulong Duterte parang ang tila untouchable siya, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Walang makagalaw. Pero sa ngayon po, dahil sa panahon na rin ni BBM at nagbabanatan o binabanatan si PBBM ni dating Pangulo Duterte o mga Duterte, ay may ganito. Meron bang politika dito? Kung papatulan natin ang sinasabi o ibang argumento nila na politika ito at hindi ito talagang kaso na kriminal? Well, definitely ito ay dagdag sa writing on the wall. Mm-hmm. Kaya nga kinakabahan din yung mga Duterte. Kaya nga all out yung suporta nila, di ba? Pumunta pa sila sa Liwasang Bonifacio, di ba? Dahil alam nila na kung ito ay mangyayari kay Kibuloy, it's just one step bago mangyari sa kanila. Di ba? Kaya clearly this is a writing on the wall. Kaya nga nag all out support din sila. Mismo si Vice President Sara Duterte, no? Kahit na ang mga sigaw sa Liwasang Bonifacio ay pabagsakin yung kanyang boss. No? Nangahas siya na pumunta ron, nangahas siya na suportahan, dahil nga, this is clearly a writing on the wall. No? This is clearly a political message na walang kwan, no? Walang invincible, no? Walang above the law. No? Kaya definitely, kinakabahan na sila. At I'm sure, nag-i-strategize na sila kung anong gagawin. No? Anong gagawin, no? So gumagawa na sila ng layers, no? Kaya lalo na kung sakaling madampot o mahuli si Kibuloy, di ba? This will be a spectacle, eh. Di ba? This will be a spectacle, yung adapted son of God. Appointed, ah, guys, ha. Bigla nakaposas, di ba? Bigla nakaposas. Parang nai-imagine na ng mga tao na, uy, malapit-lapit na si Digong na nakaposas din. Mm-hmm. Diba? So, it becomes very political. It becomes very political. Kahit malinaw na ito ay kaso para sa pang-aabuso ng mga kababaihan. Ito ay kaso tungkol sa human trafficking of minors. Ito ay kaso, sabi nga ng FBI, tungkol sa panggagahasa mismo ng mga 11 gulang na mga babae. At hindi lang one, serial. Ibig sabihin marami. Diba marami? E di harapin mo
kung wala talaga yung kaso mo. So, medyo hindi lang ito political. Bagamat nagkakaroon siya ng political color, no? Dahil nasa writing on the wall, no? Pero malinaw, ito ay isang kaso. May mga inabuso, may mga sinalanta, may mga ginahasa ng mga tao, ng mga kababaihan, ng mga bata na involved dito. Kaya wag din natin i-undermine yung kaso. No? Ito ay kaso eh, 'di ba? Oo, hindi lang isa eh. Nagkakaroon ng political color dahil nga sinusuportahan siya ng kanyang mga political allies. No less than the former president and the present vice president. Kaya nagkakaroon ng political color. No? Huli ko na lang dito, Sec. Ito, huli ko na lang ito para kay Pastor kay Buloy. No? Kasi ang isa sa mga kaso niyang malaki rin sa Amerika ay money laundering. No? Pagkamal ng pera, paglilipat ng pera dahil lipak-lipak. Kasi ganun po ang money laundering. Nakikita mo ba, Sec, dahil sa pag-appoint niya rin ano, kay dating Pangulong Duterte bilang administrador ng kanyang mga ari-arian, sakali kung ano man mangyari sa kanya, o makulong, o maaresto, o magkaroon ng kaso, ay si former President Rodrigo Duterte ang mamamahal ng kanyang mga properties. Nakikita mo ba na isa rin itong susundan ng mga korte sa Pilipinas? Kasi di ba parang yung mga sinampa sa kanyang kaso sa Amerika, itong local courts natin, kinuha yung criminal cases, yung pang-abuso, child abuse and all, parang gano'n. May nakikita ka ba na maaring i-adapt o mag-build up din ng case on money laundering? Kasi kung money laundering po, maaari na i-freeze yung kanyang mga assets, yung kanyang mga ari-arian, at mapilitan na siyang kung ano man po ang dapat pagsunod po sa batas. Tingin ko nangyari na ito sa Amerika eh. Yung mga properties na ron, no, ay frozen na, no? Hindi ko lang alam yung detalye, no? Dahil mahigpit ang Amerika tungkol diyan sa money laundering, no? Tayo mas maluwag eh. Kaya nga yung may mga nagsasabi, tayo yung money laundering capital ng mundo eh, no? Dumadaan dito. Maraming mga washing machine dito eh. Dumadaan dito yung pera ng Sinaloa drug cartel, no? Dumadaan dito yung mga, di ba, naalala nyo? Dito yung na-hack na Central Bank sa Bangladesh, dito dumaan yung pera. Dito dumaan eh, pag panandalian eh. Ibig sabihin, paborito yung ating bansa eh, no? Dito. So, ibang topic pa yan na pwede natin pag-usapan sa correct, mga correct. Ano, no? Paano ba maiiwasan yan, yung money laundering na yan? Eh kung tayo ang sentro ng money laundering, no? Katulad ng ikinaso kay Kibuloy, no? Saan na pupunta yung pera? No, kaya itatanong natin 'yan doon sa administrator kay ex-President Duterte, no? Ano ba yung ito ba lahat ba ito ay may buwis, no? Lahat ba to ay nabubuwisan, no? So ang maganda ngayon dito, pwede ngayon lumabas. Ano ba talaga yung mga ari-arian ni Kibuloy, no? Paano niya na-amas 'yan? Yan ba ay dahil lang sa followers o baka dahil sa ibang mga illicit na mga transaksyon? So posible, no? Sec, posible. Yan, halimbawa, yung grappler, nagsimula nang gumawa. Yung lifestyle ni Kibuloy, no? Yung mga pinakamamahal ng mga baril, no? Pinakamamahal ng mga properties, no? Et cetera. Nagsisimula na, no? Simula pa lang yan, no? Simula pa lang yan, no? At syempre, madidikit dyan yung dating presidente. Dahil sabi nga ng dating presidente, pag si Kibuloy bumili ng isang bagay, dalawa. Dahil yung isa para sa kanya, hati sila. So, baka mayroong problema dyan, no? Baka may problema diyan dahil bawal mag-bribe ng mga public officials eh. Baka technically bribery 'yan, 'di ba? Tapos ano 'yang mga 'yan, no? Kaya nagkakaroon ng political color, no? Nag-administrator ka ba, Sec? Ikaw ay liable din kung sakasakali kung ginaka-administrator. Depende sa detalye. Depende sa detalye, 'di ba? Hindi naman natin alam kung ano 'yung detalye, no? Pero 'yung una mong tanong, 'yung tungkol sa money laundering, no? Bago ka kasuhan ng FBI, maraming spade work 'yan eh, 'di ba? Maraming operasyon 'yan, maraming testigo 'yan, maraming ebidensya na nag-aamas 'yan. Electronic. Ayaw nila na matalo sila sa korte. So 'yun yung isang madidiskubre. Ano ba 'yung mga properties na 'yan? Paano nagkaroon ng ganyang karami, no? Ako, pwede kong hulaan mga billion 'yan eh. Billion 'yan eh. Dahil halimbawa 'yung bahay niya doon sa bundok, yung buong bundok ang property niya eh. No? Yung buong bundok eh, no? So ano pa mga bundok yung kanyang ari-arian, no? Yung Coliseum lang, Sec. Isa, mas malaki pa daw sa Coliseum yun ng Philippine Arena, yung pinapagawa ngayon eh. No? Ano bang legal, sino ba legal owner niyan? Yung talagang Kingdom God? O
O sino bang pinakamalaking stockholder niyan, no? Ano pag ikaw ay appointed son of God, eh meron kang absolute power eh. 'Di ba? O hindi ka naman susunod sa board of directors. Hindi ka naman susunod sa stockholders eh. Ikaw yung sole owner niyan eh, 'di ba? So ano yung pala yan? Baka may mga iba pang batas na nalalabag eh. No? Mm-hmm. Kaya halimbawa nung inimbestigahan siya ng FBI ng mga kapulisan sa Amerika, no? Sigurado ko marami silang nadiskubre. Pwede nagsimula yan, human trafficking lang eh, no? Pwede nagsimula tapos eventually nadiskubre nila yung ibang mga kaso hanggang money laundering, di ba? So sa mga baril, yan. Sana maging ganyan din ka-epektibo yung ating mga kapulisan, yung ating NBI. Mm-hmm. Kailangan malaman ni baka ito tip of the iceberg lang eh. Baka mas marami pa diyang nakatago. Dahil napaka-powerful niyan eh. 'Di ba? Napaka-powerful niyang adapted o appointed son of God. Yan. Ito. O bago lang tayo mag-move on sa China. I'm picking up this question from one of our viewers. Basically, sabi ni Roy Hukaba na itong comment na ito. Kasi nakakailan ng high profile personalities, kumbaga ang hindi ma-are-aresto. Si Bantag. There is, Bantag, former Marcos Manteves, and now si Kibuloy. Ang tanong ni Roy, bakit hindi maaresto ng PNP? Bulok ang Secretary of Justice, weak leader. Is that a reflection of the DOJ? Or ano ba, tama, may point ba itong si Roy? May dapat na bang sisihin dahil sa hindi nila mahanap itong mga taong ito? Si Congressman Teves nga po, di ba, nahuli na pero hindi madala dito. Oo, hindi naman, yun nga. Well, may punto si Roy, no? Na dapat mas scale up yung ating Department of Justice, yung ating gobyerno, yung ating kapulisan. Dahil sabi ko nga kanina, mapapahiya sila. Mm-hmm. At hindi lang sila mapapahiya yung kanilang boss. Mm-hmm. Mapapahiya kasi yung bansa natin eh, sa mundo, no? Na ganyan ka high profile na cases, yung isa involving media pa. No, yung pagpatay sa isang kilalang media personality tapos na siya mismo yung head ng ating Bucor biro mo tapos hindi mahuli, di ba? Tapos ayun nga yung si Teves na napaka high profile nung pagmasaker, di ba? So yan ay mga kanyan eh, mga mamarka sa mukha ng DOJ at eventually ng presidente at ng gobyerno. Kaya dapat scale up sila. Tama si Kwan. Si ang pangalan niya? Si Roy. Tama si Roy, no? Na kailangan may tama ka Roy. Galing-galingan. Pangamat magkakaiba yung mga kaso, pero interrelated, no? Lalo na yung kay Teves, mukhang parehas yung abogado eh. Ni Teves at saka ni Kuloy. Oo nga, tama. Ang galing, no? Baka siyang magaling, Sek, kasi hindi matuntun-tuntun itong mga to. Kano kaya sahod ng abogado na yan? Okay, o puntahan na natin ang usapin ng China. Puro sa mga ano. Yan. Notorious, no? Hindi naman, Sek. Ang sabi ko, puro sa kampi sa mga talaga tagapagtanggol, mga ganyan. Okay, go. Pag-usapan na natin ang... yang ng mga nangyayaring exercises sa South. Pakita natin ang video. Kayo ba ay nakapanood? Una, meron yung sa side natin, ano, with the US, Australia, and Japan na nabanggit nga natin sa intro. Siyempre, hindi nagpatalo ang China. Nagkaroon din to ng sarili niyang exercises. Air and naval exercises tinapatan ng China, no? What do you think about what's going on there? Meron kasi ako nabasa, Sek, yung grupong pamalakaya, they're worried about what we are doing with Australia, with Australia. Baka sila maapektuhan. Oo, baka daw sila ang balikan na naman ng China. Sila ang gipitin. Isa pong grupo ng mga mangisda yung pamalakaya, no. Well, katulad nga ng mga pinag-usapan natin sa mga previous episodes, yung sa South China Sea, yung sa West Philippine Sea, tatlong issue 'yan. Yung una ay yung aggression sa ating sariling teritoryo, sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone, sa West Philippine Sea. At yung napanalunan natin sa UNCLOS, di ba? Yung napanalunan natin sa UNCLOS, in relation yan doon sa 9 dash line ng China, na ino-occupy yung more than 90% ng South China Sea. Sabi nila, hindi po, walang batayan yan in international law. Basically, suporta yan sa ating claims dito sa ating sariling teritoryo at suporta yan
no? Doon sa pagbanat o pagbatikos o pagtanggal ng any legal basis doon sa 9-line ng China. Pero yung ikalawang issue diyan, yung binabanggit nitong military exercises sa statement nila, freedom of navigation. Okay. No, kung babasahin niyo yung statement, ito yung freedom of navigation. Ito yung labas ng ating EEZ. Ito yung labas ng kahit anong teritoryo ng mga claimants. Ito yung high seas, no? Na sinasabi na pwedeng dumaan diyan ang mga barko, hindi yung property ng kahit anong bansa, no? Uh-huh. Kaya kailangan unawain natin yung context nito, military exercises. Hindi lang ito para sa atin eh. Uh-huh. Sa West Philippine Sea. Usapin ito nung trade na umaabot ng 30% o 40%, sabi nga ng presidente natin, 60%, no? Medyo malaki naman masyado yon. Pero think at least 30% ng global trade, dyan dumadaan. Kaya it is in the interest of the world na yan ay gawing malaya, no? Yeah. Hindi isang bansa ang kumokontrol yan, no? Thus, may mga sumasamang mga bansa sa military exercises, no? Sa ngayon, sumama ang Australia, Japan, no? US, no? Alam ko, papunta rin dito ang France, no? Tapos yung India, sumasama rin, okay. New Zealand. Dahil concern nila ito eh, freedom of navigation. Ngayon, ibang usapin pa yung ikatlo, yung Taiwan, no? Diyan wala tayong decision diyan, no? Diyan wala tayong dahil malinaw sa ating konstitusyon, we renounce war and an instrument of foreign policy. So kung sakali magkakaroon ng gera sa Taiwan, mahabang proseso pa yan sa ating bansa. No? No? Katulad ng noong mga nakaraang mga gera, Vietnam War, Korean War, di ba? Na medyo nagpadala tayo ng mga troops natin. Mahabang proseso pa yan. Sa Kongreso yan pagtatalunan. Kongreso. No? Hindi lang yan executive order ng presidente. No? Kaya tatlong issue na yan. Itong military exercises are clearly, no, in support dun sa ating claims, no? So clearly in support dun sa ating claims sa West Philippine Sea at saka yung freedom of navigation, no? Okay. Na-address pa ni sir yung sa mga mangingisda nga. Do you think it will Yung pamalakaya, isa lang yan, isang organization lang yan sa maraming mga organisasyon ng mangingisda. No? So kailangan tanungin natin sila lahat. Pero karamihan sa mga mangingisda ay wini-welcome yan, no? Wini-welcome yan dahil sila yung tinatamaan kasi. Ibig sabihin, kahit wala yung military exercises, ginigipit sila eh. Diretso pa rin araw-araw yan. Wala yung mga military exercises, ay tinataboy sila eh. No? So, they have nothing to lose. Yun naman ang sinasabi ng ibang mangingisda. Ako, ang aking posisyon ay dapat huwag tayo mag-rely sa ibang mga bansa. Dapat magsimula muna tayo sa ating sariling lakas. Kaya nga yung statement ng National Security Council na mag-shift tayo from internal security to external. Long overdue yan eh, di ba? Yung ating mga Coast Guard, dyan yung ilagay yung intelligence fund, yung confidential fund. Yung ating Coast Guard, dyan yung ilagay yung ating modernization. Yung ating Coast Guard kasi civilian eh. Diba? Civilian yan. At yan yung front line sa pagproteksyon sa mga ating mga mangingisda. Diba? So, dyan natin ikwan. Tsaka tayo umasa sa iba. No? Tayo, yung mga military exercises na inuulit ko, hindi lang yan para sa atin. Eh. Para yan doon sa freedom of navigation. Yung kanyang sariling mga bansa. Yung sarili nilang mga korporasyon. Meron din silang stake dito, ibig sabihin. Oo. Kaya nga pumunta dito yung head ng European Union. Layo-layo nun eh. Pero sinusuportahan tayo. Dahil sinusuportahan din nila yung kanilang sarili. Dito sa napakahalagang waterway na ito. No? At ito yung nakikita nilang paraan, Sec, na dapat kung may kapayapaan dito magsimula kasi ito, international waters, ibig sabihin, no? Bagamat itong exercise ay naginanap sa loob ng ating EEZ, ang ibig sabihin lang po, no, itong mga bansang ito ay sumusuporta sa pinabanggit niyo pong freedom of navigation. Pero bibigyan kita ng dikit-dikit na mga katanungan para sa West Philippine Sea. Una, idikit natin ang mga pahayag po ni spokesperson, dati spokesperson Harry Roque na kailangan daw ang kanyang panukala ay i-decommission itong BRP Sierra Madre. Idikit na po natin, kahapon ng isang araw, may press con naman, nakasama si former Secretary Panelo din, na sabi niya, haharap siya sa Senado ko ipapatawag at sasabihin walang gentleman's agreement kasi si Secretary Roque naman po ang unang nagbanggit na dito sa programa natin na may gentleman's agreement. So itong dalawa, no, yung pangatlo,
ito na. Kung sakasakali na itong West Philippine Sea, i-decommission, at ito, haharap sa Senado para pag-usapan po kung nagkaroon ng gentleman's agreement. Yung pangatlo po eh, yung patungo po ni PBBM o yung kanyang polisiya na ginagawa po ngayon, na mas daw, na mas katapat, commensurate, na pagdidepensa sa ating territorial waters at sa ating soberenidad. Ano po yung tingin nyo sa kabuuan sa nangyayaring development po ngayon, Asek? Well, una, yung mga statements ni ex-human rights lawyer Harry Roque, no, nagkakaroon ng credibility. Yung statement, na merong gentleman's agreement, merong katraydora na nangyari. Dahil yun din ang sinasabi ng Chinese Foreign Ministry. Diba? Medyo parehas sila. Medyo parehas sila ng sinasabi. Yung sinasabi niya na dapat i-decommission yung BRP Sierra Madre, simple lang ang tanong ko dyan, no? Ano ba yung citizenship ni Harry Roque ngayon, no? Siya ba ay Pilipino pa? Siya ba ay Pilipino pa? Baka next time na nag-guest na dito, tanong mo kung ano yung kanyang citizenship. No, meron ba siya Philippine passport, no? Dahil clearly, yan ang interest ng China, no? No? Yun ang gusto ng China. I-decommission na yan para i-take over na nila. Para i-take over na nila. No? Unless, sasakay din ng jet ski si Harry Roque, dala yung bandera ng Pilipinas, no? Pag na-decommission na, ilalagay niya yung bandera ng Pilipinas, no? Sa Ayungin Shoal. No? Kung gagawin niya yan, baka magdalawang isip ako. No? Yeah, baka mag-fault yung aking posisyon. No? Pero malaking jet ski ang kailangan dyan. No? Para para ilagay yung bandera. Pero yun lang. Yung Senado. Siya ba ay Pilipino pa? Siya ba ay Pilipino pa? So, ito naman si Palelo, balat nga niya kay Harry Roque, ay kulang sa pansin, no? Baka siya rin ay kulang sa pansin, no? Bakit naman siya iimbitahan ng Senado? Ang iimbitahan ng Senado, yung principal, yung gumawa ng gentleman's agreement, diba? Yung ex-president at yung kanyang ex-secretary of foreign affairs na senador din. Ba't naman si Panelo iimbitahan nila? So, naghahanap lang ito ng attention din. Katulad ng binabanatan niya na kulang daw sa attention, no? Kaya naglabas ng statement about dito sa gentleman's agreement. No? Pero, ibang dynamics na nila yon, ibang away na nila. Hindi ko alam kung sino kanilang pinagtatalunan o pinag-aawayan, no? Hindi ko ang kanilang pinagtatalunan, no? Ikaw talaga, Sek. Ay, nako. Okay. Yung pangatlo, yung polisiya ni BBBM, do you think he's on the right track sa mga action niya po yung ngayon? Well, sabi ko nga kanina, no? On the right track siya na dapat mag-scale up sa pagdepensa ng ating West Philippine Sea. On the right track siya na dapat ay suportahan yung ating Coast Guard, yung ating frontline, na dinedepensahan yung iba nating frontliners, yung ating mga isla. No? Parang on the right track siya na ilagay, imarka sa mundo yung ating claims, yung ating UNCLOS victory, na parating na naman sa July yung anniversary. Diba? At dapat ipag-celebrate natin ng malaki yan. No? Pero dapat magdalawang isip siya na sumama dito sa dynamic sa Taiwan. No? Hindi yung ganyan kasimple. No, kailangan yan ay pag-usapan pa na mas mahaba dito. So, cup half full, cup half empty yung sinasabi ko. Merong tama, merong hindi tayo sigurado. Dahil hindi pa natin alam kung ano yung kanyang agenda dyan. Eh. Wala naman siyang statement tungkol sa Taiwan. Diba? Actually, yun nga, napasubo nga siya nung binati niya, yung presidente ng Taiwan, at nag-react po ang China, bakit ka ganyan? Ang Taiwan ay kasama sa One China Policy yan, parang ganun po. At sabi niya, pwede naman bumati, di ba? Pwede naman Binakpedal naman niya, no? Binakpedal naman niya. Sabi niya, ito ay para sa aming mga mamamayan na 200,000 na nasa Taiwan. Kaya, yung official position niya ay One China Policy pa rin. So bakit ka pupunta sa gera, no? Na gustong kunin yung bahagi ng Taiwan, no? Ang ayaw natin ay gawin ito through military means, no? Ang ayaw natin ay i-invade itong Taiwan, di ba? At ito nakakaisa yung mundo. Dahil baka yan kadikit doon sa Nine Dash Line. Baka yan ay kadikit doon sa sakop ng South China Sea. Yun yung dikit-dikit kasi, no? Saka meron po tayong mga kababayan na naroon kasi din. Siyempre, kailangan isipin natin ang kapakanan nila. Ito, bago ko itanong yung sunod kong question, may nagpapabate, panati ko doon ng politiscoop
Natividad Panopio ng Chicago, Illinois. Hello there. Yeah. Okay. Hi, ang hi. Next fans na lang, fans na lang, wag fanatics. Delikado okay, pa mga fanatic. Fanatic ko siya ng Politis Scoop, sabi ni Maria Agustin. Okay, yung baka tanong mag- ko, Sek. Baka magtayo rin ako. Ano to? Adapted naman. Merong napabalitang pag-uusap si US President Joe Biden and yun. Chinese President Xi Jinping. I think yun, they talked over the phone. Okay? What does that mean for the Philippines? Kasi napag-usapan doon ng ano daw eh, parang pagpapatuloy pa rin ang good relations ng dalawa. Although they did express yung opposing views nila sa issue ng territorial disputes. What do you say to those saying, si Amerika, tignan mo, nakikipag-kaibigan sa China pa rin, tapos aasahin yung maging ally ng Philippines? Mga ganun bang komento, Sek? Well, kailangan naman talaga i-maintain yung mga open lines na yan, ng mga superpower, no? Dahil sobrang laki nila, yung kaunti nilang kante ay makakaapekto sa buong mundo. Kaya yung mga open lines na yan, yung tinatawag natin diplomacy, no? Yung diplomacy na sinasabi natin, no? Halimbawa, bago nag-collapse yung former Soviet Union, merong usapan, merong open line si President Ronald Reagan at saka si President Gorbachev. Diba? Kaya mahalaga yung mga linya na yan eh. Mahalaga yung mga linya na yan. Pero meron din sila mga bottom line. Sabi mo nga, Ina. Diba? Hindi naman sinusuko eh. Yung usapin ng freedom of navigation. Hindi naman sinusuko yung pagpigil sa invasion of Taiwan. Hindi naman sinusuko yung mga international law katulad ng UNCLOS. Diba? May mga bottom lines. Pero, in spite of that, kailangan i-maintain yung communication. No? Especially during the worst of times. Ibig sabihin, lalong minemaintain yan kung merong malaking tension. No? Merong malaking tension. Nung pumunta nga ako dati sa Vietnam, nung nagsimula yung ating problema sa Scarborough noong 2011, no? Kausap ko yung defense chief nila. Ang sabi nila, i-maintain lang natin yung ating mga linya. No, na ginagawa naman natin, no? Especially during the worst of times, no? Ang problema natin, ayaw naman pumayag ng China doon sa code of conduct na nakahain sa ASEAN. Yun sana yung mag-aayos eh ng ganitong, ibig sabihin, hindi pa natin sinusuko yung ating mga claims, pero gawa tayo ng code of conduct para hindi yan mag-deteriorate. Ang ayaw pabilisin yung proseso na yan ay yung China. Hindi naman tayo eh. No, hindi naman tayo. At saka, ito yung lagi natin sinasabi, no, na de-escalate, sabi nila Harry Roque, no, de-escalate, sabi ni Senator Robin Hood Padilla, eh hindi naman tayo nag-escalate, eh. Di ba? Hindi ba nila nauunawaan? Hindi naman tayo, nagwa-water cannon, tayo tumatawid lang. Teritoryo natin yung pinapasok, mangingisda natin yung hinaharas. Mga Coast Guard at Navy natin, yung winawater cannon at sugatan. Diba? Anong de-escalation ang hinahanap nila? Ang hinahanap nilang de-escalation ay pagsuko. Isuko natin yung ating surrender. I-demobilize yung ating BRP Sierra Madre. Clearly, pagsuko yun eh. Diba? Teritoryo natin yan eh. No? Kaya kailangan natin laging i-emphasize, no? Sino ba niloloko nyo dito sa statement nyo ng de-escalation? No? Sabi ni dating Smokes Roque, singit ko lang, Sek, ang sabi niya, ang gentleman's agreement dati, status quo. Kaya nung panahon daw ni Digong, isa, dalawa lamang ang nangyaring ganon. Status quo, bisa walang galawan. Yun po ba, does it sit well in your tongue? Clearly, yung status quo ay de-escalation. Clearly, yung status ko, no, ay pabayaang gumuho yung BRP Sierra Madre para matake over yung China. Dahil ang status ko, hindi natin susuplayan ng mga materials yung BRP Sierra Madre para hindi siya gumuho. No? Wala. Susunod yan, titigil yung supply ng pagkain para kusa nang magutom at umalis. No? Lumungoy na lang yung mga ating mga sundalo. Yung de-escalation, no, yung status ko, malinaw yan, style bulok. No? Yan yung lengguwahe, yan ang gusto ng China. Dahil yung status ko, nandun na sila sa teritoryo natin. Yun yung status ko, di ba? Yun yung dineklara ng UNCLOS
na illegal. Yun ang dineklara ng UNCLOS na walang karapatan ng China. Eh bakit mo papayagang maging status quo yun? Pagsuko yan eh. Pagsuko yan eh. Pagsuko. At yung mga sumusuko, ano tawag natin, Michael? Nawala ba na internet ko? Okay, ito, may bibigay ako sa iyo, Sek, Ina, na isang punto lang. Kasi ito napapansin ko naman, ano? Pag nababagay sa social media, itong sinasabing mga argumento, no? Ang argumento, sinasabi nila, pag sila ay, kapag tayo ay nagsasalita, yan parang ganyan, no? Kapag ikaw ay nag-ano, parang gusto mo ba gera? Parang ganun ang nangyari, no? Ang inaano ng gobyerno naman ngayon, dialogue, parang ganun. Pero, sa nakikita natin, Sek, paano ko ba ito, itong idea na kapag nagde-defend tayo ng ating soberenidad, may mga nagsasalita naman na parang ang foreign policy, ito na, ang foreign policy nasa kamay ng Pangulo daw, ang nakaupong Pangulo, kasi sinabi ito ni Secretary Roque, sinabi ito ni Attorney Salpanelo, sinabi ito ng maraming DDS, no, maging si Pangulo Duterte, na ang foreign policy, ang dapat niyan nag-handle ay ang Pangulo. Si Pangulong BBM. Ngayon, sabi niya, kahit ano nga ang gentleman's agreement, dito nagkakasundo lahat eh. Ang foreign policy handled ng Pangulo. Pero, bakit po ba sila nangingilam sa ginagawa ng Pangulo, sa diskarte ng Pangulo, kung ang alam naman nila ay ang foreign policy dapat yung saan nakaupong Pangulo. Parang gano'n. So, parang disconnect, no? Ang nangyayari ito sa social media, makikita mo eh. Di ba? Parang, sitirahin si Bongbong, nakikipag-ano ka. Pero lahat sila agree na si Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo po, ang dapat na kumokontrol o nagpapatakbo ng ating foreign policy. Ano nakikita mo rito, Sek? Anong what is working behind this arguments na nangyayari po sa ating... Well, tama yun eh. Tama yun, no? Yung foreign policy is the sole prerogative of the president. Mm-hmm. Actually, hindi sila lahat dyan. Doon nandun ako sa UNCLOS, yung sinabi ko sa ating mga abogado eh. Mm-hmm. Yung mga abogado natin ay medyo nagda-divert ng kaunti doon sa ating silampang kaso, okay na ipaalala sa kanila, hindi kayo magpapasya rito. Ang magpapasya rito yung Pangulo, no? Na prerogative ng foreign policy. Mm-hmm. Kaya totoo naman yun. Pero ginagawa nila yan para sabihin, lahat ng banat nila sa foreign policy ay banat nila sa Pangulo. Makita mo yung style, di ba? No? Yung mga banat nila, alamawa, yung sinasabi mo kanina, Michael, na dahil ina-assert natin yung ating karapatan sa ating teritoryo, no? Tayo ay nagpo-provoke ng isang gera na hindi tayo paniralo. Yan yung makikita mo sa column ni paborito mong columnist, Bobby Tiglaw. Lagi mo binabanggit, baka maniwala yung mga manonood natin. Hindi ko po kaibigan o kakakilala si Bobby Tiglaw. Yan ang lagi sinasabi, no? Pinabatikos namin ni Michael. Na, tayo ay papasok sa gera, sleepwalking into war. Mm. No? Mm. Dahil dinedepensahan lang natin yung ating teritoryo. No? Kaya yan yung sinasabi nila. Eh, no? Ito ay warmongering. Ito ay sleepwalking into war. Yan. No? Inuulit ko, itong de-escalation, demobilization, no? Itong mga pinagsasabi ni dating ex-human rights lawyer Harry Roque, ito ay pagsuko. No? Mm-hmm. At yung nagsusuporta sa pagsuko ay mga taksil na nakasuot ng bayong. Yan ay mga makapili, no? Yan ay mga makapili. You know? Let us call a spade a spade. Let us call a bayong a bayong, no? Mm-hmm. Yan yung nangyayari. At titignan mo Ina, Michael, yung narrative ng lahat pare-pareho, no? Mm-hmm. Yung narrative ng columnist na ito, yung narrative nitong Xbox person na ito, yung narrative nitong mga vloggers na ito, hindi na iba. Parang may nagko-command, may nag-i-script, no? At may nagko-command. Parang sinasabi mo yung pondo mula doon sa sinasabi ng isang tingkat na parang bilyong-bilyong dolyares daw ang binuhos dito. Oo. Sabi nga nung anak ni Secretary Enrile, di ba? Hindi, pero ito didikit ko. Kasi ito, ano ba dapat, Seth? Ito lang ha, ito para po sa lahat ng mga Pilipino. Mag-isip po tayo. Ano ba dapat? Magsalita ka para ipagtanggol ang bayan mo o huwag kang magsalita? Kasi napapansin ko rin ito, no?
ang may banat din kay Vice Presidente Sara Duterte nang sabi, eh ba't hindi ka nang sasalita? Sumusuporta ka kay Kim Bongbong, sumusuporta ka sa press freedom, sumusuporta ka sa Ukraine, sumusuporta ka sa kung ano-ano mga issue. Pero itong pagbabomba, pagbabangga, pag kung ano-ano, tahimik siya. At ang depensa naman ng mga nagsasalita ng sa kanya, kapatid. O ng kapatid at iba pang mga supporter niya, eh, Vice Presidente siya eh. Ang sabi, ito na, ito yung lagi kong binabanggit eh, na lahat eh, no? Pangulo dapat ang nagpo-foreign policy. So, ibig sabihin ba, ano ba talaga? Magsasalita ka para ipagtanggol man lang ang iyong bayan o huwag ka magsalita o magsalita ka para depensahan ng China. Ano bang dapat nararapat yan? Eh, kunyari, tawag din ng mga abogado, non-sequitur. anong kinalaman niyan doon sa issue? Diba? Yeah, yung foreign policy power ng presidente, no? Anong kinalaman diyan sa iyong pagiging Pilipino? Mm-hmm. Diba? Anong kinalaman niyan na magsasalita ka, no, in defense sa ating sariling teritoryo, sa ating sariling bakuran, sa ating sariling mamamayan? Lalo na ngayon na more than 90% ng mga Pilipino ay tutol sa ganyang klaseng aggression ng China, no? Mm-hmm. Hindi pa kasama diyan yung undecided. Tapos 77% yep. Yung handang lumaban. Magkaiba yung tutol, magkaiba pa yung handang lumaban. Ah? Yeah, no. Kami ni Michael, kasama kami sa 77%. Ako, handa no? Akong lumaban, no? Kahit, guys. Oh. Kahit chantok lang ang dala namin. No? Kahit chantok lang, lalaban kami. Diba? Ang laki niya na 77% handang lumaban. No? Mahigit na. Pero hindi po tayo nakikipag-gera, Sek. Hindi natin gustong gera. Pag handa kang lumaban, sabihin ka kasi gusto mo gera. Hindi naman. Oh, depensa. Kahit yantok lang nga eh. No? Kahit yantok lang eh. No? Kahit tirador lang. No? Gawa sa pan. Sa kahoy ng, ng bayabas. Yun ang pinakamagandang kahoy. Ito nga ang sama niya, Sige. Hindi ka na nga handang lumaban, pinagtatanggol mo pa yung China. Ang sakit naman ata talaga sa ulo noon. Ang sakit sa bangs eh. Tapos tingnan mo yung statement ni Kwan. Ha? Statement ni Pulong. Bakit kinakailangan yung Vice President e-demonize ang China? Ibig sabihin may hugot eh. Ibig sabihin, pag dinepensahan mo ang Pilipinas, no, ay dinedemonize mo na kagad ang China. Yun yung huwag natin kalimutan. Ito mga to may hugot eh. Hindi lang simple na dinedepensahan nila yung Vice President na Pilipino pa rin, no? Hindi lang simple yan na pagdepensa na hindi niya role yan, no? Hindi naman natin sinasabi na role niya yung pag-define ng foreign policy. Ang sinasabi lang natin, no, ay being the second highest leader of the land. Stone's throw away. Yung ating karapatan, yung ating teritoryo, yung ating mamamayan. Kung hindi, mag-resign ka na, hindi lamang bilang Secretary of Education, mag-resign ka na bilang Vice President. No? Kung tingin mo, ikaw ay hindi Pilipino. Dahil binoto ka dahil ikaw ay Pilipino eh. No? Saka hindi ba, Sek, dahil Vice President ka, ikaw ay stone's throw away, ikaw ay handa rin dapat sakali may mangyari na incapacitated o naman sa ating Pangulo, ikaw ang papalit. Ang ibig sabihin po, yung nasa konstitusyon na dapat mga objektibo at responsibilidad ng isang pangulo ay kaya mo rin gampanan, kaya nga Vice President ka po eh. Di po ba? Parang gano'n. Yes, so, ibig sabihin, protektahan mo rin ang integridad, sovereignty, kasarinlan ng bansa mo. Dapat handa ka po. Ganun yes, po yes. Pero baka pag siya na yung presidente, baguhin na niya yung foreign policy. Baka gawin ng Mandarin yung ating national language. Baka lang. Hindi ko sinasabi na. Sabi na gagawin, no? Baka lang, no? Kaya sana hindi naman mangyari 'yon, no? Pero habang siya ay Pilipino, dapat niyang depensahan yung ating teritoryo. Habang last na lang, Sek. Dapat depensahan talaga ako. Frontliners. Yeah. Bilang naman sinasabi natin. Dyan. Yeah. Ako, Sek, ito, gusto ko lang din ihapahatid sa ating mga kaibigang Chinese, no? Ang China po ay isang communist country. Kung may nire-red tagban kayo, dapat po number one ang China kasi sinagalan po ang communist. Baka po hindi nyo nare-realize yan. Ang China po ay communist country. Ang ibig sabihin po, sila ay kontrolado ng kanilang pangulo at ng kanilang central committee. Hindi po lahat ng Chinese ay ganun ang pag-iisip. At ito lang po, no? Kung ano sabihin ng kanilang pangulo, prime minister at yung central committee na yan, yun ang susundin kasi communist na ka nga eh. Sila po makapangyarihan dyan. Kaya ang kami po, o tayo mga Pilipino, hindi po dapat tayo nagagalit sa mga citizens po ng China. Dahil ito pong polisiyang ito, yung 10-line na yan, yung pagkubkub, yung order na iwater cannon,
palibutan, such an, yan po ay sa pamunuan ng mga Chinese. At sa mga kaibigan nating Chinese, mga Filipino-Chinese, at worldwide Chinese, love namin kayo, no? Hindi namin gusto makipag-gera sa inyo. So, pero sabihin niyo po ang pamunuan. No? Pero yung mga kapwa Pilipino natin, no? Ay, sila ay may kalayaan naman. May kalayaan naman sila na i-renounce yung kanilang citizenship at pumunta na sa China. No? Pwede rin naman. No? Magsalita sila ng de-escalation, magsalita sila ng status quo, magsalita sila ng mobilization, no? So, hindi natin sila tatawagin taksil. Tatawagin natin silang citizen of China. No? Yeah, ganun na lang po. Para wala po ano, para hindi kami malito sa inyo kung anong trip ko sa buhay niya. Eh, nililito mo pa kami. Kami pa naman ni Michael, madaling malito. Ina, madali kami malito eh, no? Pag ito talaga topic itong dalawang to, hot na hot. Sabi sa iyo, kaya ihuli natin to eh. Ihuli natin siya. Kung yung tanong ko, ano bang citizenship nila? Ano bang passport ni ex-human rights lawyer? Ni vice president? No? Ilan naman tinatanong natin? Hindi naman natin binabatikos, di ba, Michael? Tinatanong naman natin. Baka misunderstood lang, sek. Ikaw naman. Baka misunderstood lang. Baka may isa, may ibang pinanggagalingan sila. Tama. Kaya linawin na. Ikaw ba ay Pilipino? Ikaw ba ay Chinese? No? So, wala tayo away. Wala tayo away. Okay. Kung sa January ba sila nag-New Year o February? Sabi ganun. January ba o February sila nag-New Year? O sige, tanongin na natin! Second Farmer Secretary Ronald Llamas! Handa na ba? Handa na ba you? Yeah. Handa na mi pagtanggol ang ating teritoryo! Ratata! Rasadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay, pili nuts. Pili lang po kayo ng isa sa aking sasabihin. Una, kung ikaw isang bagay ha para ilarawan ang sarili sa mga sitwasyon, ano ka sa mga ito? Okay, Sek? Yeah. Ikaw ba ay pencil o papel sa samahan? Yan. Pakiulit. Kung ikaw ay isang bagay para ilarawan ang sarili sa mga sitwasyon, ano ka sa mga ito? Ikaw ba ay pencil o papel sa samahan? Yan. Pencil! Dahil yung pwedeng kwan yan eh. Pwedeng pang depensa. Yan. Mahalak. Okay. Yan. Ikaw ba ay thumbtack na nakatusok o nakatusok. Abo? Nakakatusok o abo na nakakapuing? Ano ka sa dalawa? Eh, pareho. Pareho. Dahil sa ngayon, pangpuing tayo, no? Yan. Pero pag tayo ay pinasok na, thumbtack sa tayo. Tusok na yan. Okay. Ano ang mas gusto mo gamitin para sa iyong nakaraan? Marker o pambura? Yan, nakaraan mo yan, ha? Marker ba? O, may gusto ko pambura o may gusto ko i-highlight? Parang iba yung naiisip ko, hindi politika eh. Yan. Mamaya meron yan. Sige, ano? Sagot ka muna. Pambura na lang. Para pambura na lang. Yeah. Totga. No, ano mo yung totga? Aba, talagang totga ang sinabi ni Seka. Okay, kapag nagmahal ka ba? Ito na, huy! Kapag nagmahal ka ba, para kang aircon o water heater? Yeah. Water heater! No! Init ito. Sa mga desisyon sa buhay, ikaw ba ay parang ambon, ulan o bagyo? Yan, ano ba? Kapatak-patak ba decision mo? Dire-diretso o bagyo? Idol ko si Michael. Bagyo! Okay. Sa relasyon naman, ikaw ba ay kutsara? Ano to? Pansubo o tinidor na panusok? Yan, ano ka? Kala mo, walang ganyan, ha? Natatawa siya. Sino gumagawa nito? Ano ba? Uy, seryoso at matinong tanong yan. Ano ba? Kutsara. Kutsara. Okay. Oh, ito na lang. Huli sa pili nat. Sa iyong opinion, ikaw ba ay pagkain na lamantyan? O tubig na pantanggal bara? Yan. Yan. Tubig. Maraming kailangan tanggalin na bara sa bansang ito. Yan. Okay. Ginasabi ko. Di ba? Holistic, ha? Kasi ini-introduce ka namin ang iyong katauhan sa ating, sa iyong mga fans dito kasi baka maraming gusto malaman ng personal na buhay mo. Ito yung bahagi yan. Sa trululu! Trululu to! Unang tanong, Secretary, former Secretary Llamas, nabuli ka na ba? Tapos na nahimik bilang solusyon sa pambubuli? Nabuli na ako, pero hindi ako na nahimik. Yan. Yeah. So, charot, ha? Charot. Hindi solusyon ng pananahimik.
Ikaw naman, oh. Naniniwala ka ba na lulutang pa si Pastor Kibuloy para humarap sa batas? Baka sa ibang bansa lumutang eh. Ito naman si Seko. Charot, charot. Dinisip nandito. Charot, okay. Ikatlo to. Charot, yeah. Mabait ba ang kasaysayan? Yan, kasaysayan na to ha. Ito yung lumipas na. Pwedeng kahapon lang yan. Okay? Mm. Sa mga traidor ng lipunan. True lalo! Yan, ako, sus naman. Oh, kung sila ay may bayan, hanggang ngayon lang yun. Yan. Last question, bayan ka ba? Ito, hindi natin napag-usapan. Sana mag-guess namin itong si Secretary na ito. Bayan ka ba sa mga political changes sa konstitusyon para tugunan ang issue ng kahirapan? Yan po pinapanukala ni Secretary. Yung nag-propose na yan ay... Yan yung classic na sinasabi ni Panelo, naghahanap ng pansin. Magsalita na lang siya tungkol sa kahirapan dahil mahigit 10 taon na siyang hindi nasasalita. Simula na siya ay ma-appoint, di ba? Yan. True lalo! True lalo! Thank you, sir! Tara, hindi. Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Ina, dahil 28 na. Oo, dahil 10:08 na, wala na tayong oras, isama na natin si Sec para basahin, para sumama siya sa paghula sa ating kuda ngayong umaga. Ang ating kuda ngayong... Okay. Ang ating kuda, hulaan niyong dalawa, ha? Ang ating kuda ngayong umaga ay isang trivia. Oh, huy, yan. Ang trivia natin sa umaga ay nag-Google ako ng hindi pa huhuli ng buhay at tatlong tao ang resultang lumabas sa Pilipinas. Google nyo rin para malaman ang sagot. Yan. O, hula, ina, hula. Ito, sino? Tatlo, sige. Dalawa, alam na natin. Sige, sige. O, sino? Kibuloy. O, Kibuloy. Kibuloy, former President Digong. O, yung tatlo, hindi alam? Sino yung pangatlo? Ayan, okay. I-Google nyo. I-Google nyo. I-Google. Para wala ko, para nasunta ko rito, i-Google nyo na lang. I-Google nyo. Misteryo pa eh. Pinainit na nga yung ulo natin dahil dito sa mga traidor. Papaihip pa ito no? Eh. Kaya buong araw ako. I-Google mo yan. I-Google mo. Isang Google mo ngayon. Isang Google mo ngayon. Isang Google mo ngayon. Ako wala akong kinalaman dyan. Nag-Google lang kasi ako eh. Diba? O, nag-Google ako eh. O, sige. Ayun na, nag-Google na siya. Nag-Google. Hindi, wala eh. Ito klaseng Google mo, Ina. Puro articles ang lumabas. O, sila pa din. O, sagutin mo na, Michael. At bitin na bitin nyo ang ating tigapakinig, no? I-Google nyo. Google nyo, guys, kung sino yan. Ako na ka, eh. Hindi ko talaga alam. Sinandara wala. Ano ba yung talagang pag-Google mo? Ano ba ginugol mo, Word? Hindi ako magpapahuli ng buhay. Yun, dapat yun. Unang-unang lalabas. Mas una pa nga siya lumalabas kaysa doon sa dalawa, eh. Okay. Magpaalam ka na. Secretary, ay, Secretary Llamas. Sige na nga, o babay na muna siya, ka. See you guys. Babay na ang tayo. Ang sagot ay sa susunod na kapalata. Yeah, we'll see Sec on Monday and then we'll see you guys, kami ni Michael, tomorrow again. Meron po tayo. Happy araw ng kagitingan bukas. No? Ayan. Kung gusto niyong pumunta sa harap ng Chinese Embassy para mag-noise barrage. Meron. Ano ka ba, Sec? Yan ang tanong. Yan ang mahiwagang tanong. Baka aabangan ka ng mga tao doon. Ako na lang, katulad ni nung mahiwagang tanong, i-Google nyo. Okay, yan, i-Google nyo. Okay, see you guys tomorrow. Bye, Sec. See you next week. Bye. Okay. Uy, naku po. O sige, bye-bye na. Dahil nakapagkuda na tayo. Na. Kaya na. We'll see you guys tomorrow, 9 a.m. Bye. Ako po si Ina Andolong. Michael Batin, ako'y handa na ba you? Handa na mi. Ano mo? Handa na mi? Handa na mi, Ina. BBM or Pac-Man? Pac. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Sa face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega. Ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong showman. All right!
Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, pakita. Dadamayan kita kasi naka-shorts din. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan!